Keyboard na mura, quality, at portable. This is a 60% keyboard from Royal Clutch, the RK61. The package comes with the box, user manual and RK tag, plastic keycap puller, USB Type-C cord, at yung port naman ng keyboard ay located sa gitna. Buti na lang meron din itong Velcro strap para mas madaling ayusin o kaya isalansan. At yung keyboard, ang pinili ko ay black, pero meron din siyang white version. Ang material naman na ginamit, both sa frame at saka sa keycap, ay parehas na ABS plastic. Magkaiba nga lang sila ng texture. Smooth sa frame, medyo matte naman sa keycap. Double shotted din yung keycap, kaya over time, hindi agad mawawala yung legend niya. For switch naman, pinili ko ay blue switch, pero available din siya sa red at sa brown. Sa likod naman ng keyboard, located yung Bluetooth switch, tsaka 4 rubber feet, para stable siya at hindi siya gumagalaw-galaw kahit nasa smooth surface. Kung mapapansin nyo, wala rin siyang riser stand sa likod, pero okay lang kasi yung form niya, naka-inclined yung bandang likod, kaya comfortable pa rin kapag ginagamit nyo pang edit o kaya pang type, especially for gaming. For Bluetooth connectivity naman, hold FN plus Q, then dapat nagbiblink yung Q ha, tapos ready na yan for pairing. Compatible siya sa Windows, Mac OS, or even sa smartphone. Para naman i-activate yung secondary layer, press FN plus yung keys na may secondary function. Medyo nakakapanibago nga lang kung sanay kayo sa mga keys na may dedicated button. Para sa backlight naman, meron siyang 17 light effects. Ito lang muna yung mga samples na ipapakita ko sa inyo. To change light effect naman, press FN at saka itong button na to. Press FN tsaka itong button na to adjust the brightness. Press FN plus itong button na to para naman sa speed ng light effects. Press FN plus itong button naman na to change the color of the light effects. Here's a quick sound test for RK Blue Switch. Compared naman sa Outemu Blue Switch. Gumagana din dito yung multiple key press at the same time. Sa gaming naman, masaya siyang gamitin at comfortable. May recommend ko nga lang na gamitin nyo siya ng wired kesa Bluetooth, lalo na kapag naglalaro kayo ng FPS games or competitive games dahil sa latency nito. For battery life naman, sa paputol-putol na paglalaro at saka pag-i-edit, yung 10 hours ay umabot din ng 3 days. And for me, decent na to para sa price niya.
For additional option, pwede nyo rin i-charge to using your power bank. Sa mga naghahanap ng keyboard for gaming, editing o kaya pang work, may re-recommend ko itong RK61. For just only 2,000 pesos, sa quality at saka sa features niya, magagamit nyo na siya ng matagal. Maraming option ng keyboard sa market, pero para sa akin, isa to sa pinaka-solid. Yun lang, salamat sa panonood. See you again next time. Bye!